Barko ng China mga sangkay, pasasabugin ng Amerika, Pilipinas at France. Paano kaya gagawin ito? So, nagiging usap-usapan po ngayon mga sangkay ang talakayan sa maraming local media dito sa ating bansa, maging sa international, no? Itong patungkol po sa planong pagpapalubog ng isang barko ng China na gagawin daw po ng Amerika, Pilipinas at France. Dahil nga po may nagaganap ngayon mga sangkay na balikatan exercise sa West Philippine Sea. Bago natin mag-usapan yan, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. No, sa mga nasa Facebook, no, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Napakadali lamang po yan mga sangkay, alright? Okay, simulan na po natin ito. Pag-usapan po natin ito dahil ayon po dito mga sangkay, barkong made in China. Palulubugin daw po sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Ayan na mga sangkay. Kumbaga, ito daw pong barko na galing sa China. Ito po yung pagpapraktisan ng Amerika, Pilipinas. Actually, kasama po dito yung France. Hindi lang po sinali sa balita mga sangkay. Tatlo po ito eh. Ewan ko ba. Kasi ang nangunguna po talaga sa balikatan exercise na ito ay ang Pilipinas at Amerika. Pero malaking pwersa din po ng France ang narito sa Pilipinas. Nagumpisa na po sila mga sangkay eh. Hanggang, pagkakaalam ko, hanggang May 10 po ito. Ngayon mga sangkay, kumbaga ano to eh. Nagiging usap-usapan ito ngayon kasi nga made in China. So, ano daw ba? Ito daw ba ay pananadya na na may plano silang gawin sa mga barko ng China? Well, tingnan po natin ang balitang ito. Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Mm. Pinalagan naman yan ng China at saka nagbanta. Na... Uy! Pinalagan, nagbanta! Ito ha, para lang klaro sa ating lahat, itong barkong made in China ay sa Pilipinas po ito. Kumbaga, pagmamayari na po ng Pilipinas. Kaya nga lang mga sangkay, siyempre, umaalma ang China kasi feeling nila pinagpapraktisan na po yung barko nila na pwedeng gawin din po sa kanilang mga puwersa. Kung sakali mga sangkay, magkakaroon po ng kumprontahan dyan sa ano, West Philippine Sea. Palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Mm-hmm. Pinalagan naman yan ng China at saka nagbanta. Nagbanta pa, pambihira. Alam niyo itong China mga sangkay, nakaraan pa po ito nagbabanta eh. Diba? Eh ngayon, paano to? Ang dami pa naman mga sundalo ngayon. Nasa more than 16,000 na military po ang nasa West Philippine Sea. Kasama pa po yung iba pang mga bansa na observer sa ginagawang balikatan exercise ng Pilipinas, Amerika at France. Nasa frontline na balita ngayon si Brian Castillo. Pasok! Ayan na. Ito po yung barko mga sangkay ha, na made in China. Ito ang BRP Lake Caliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan. Hindi po yan ano mga sangkay. Hindi po talaga yung tipong aktual na barko ng China na sa kanila mismo. Kumbaga, nasa Pilipinas na po ito. Binili na po ito ng Pilipinas. Ewan ko kung anong istorya ng barkong to, mga sangga. Isa po sa mga pandigma, no, na sasampulan na palubugin, mga sangkay, sa balikatan exercise. At yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Lawag Ilocos Norte. Mm-hmm. Pero wala pa man. Tumaas na ang kilay ng China. Oo. Oh, tumaas na kaagad yung kilay. Hindi naman aktual na barko nila yan, mga sangkay, sa Pilipinas yan. Kaya nga lang, made in China eh. So, tayo pa naman, pag sinabi po natin made in China, parang tumataas na po yung kilay ng iba. Made in China eh, ano yan, mga ano lang yan, mga madaling masira. So, eto na mga sangkay, tuloy natin. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Caliraya
para magsilding enemy ship sa Balikatan exercise. Ayan, no? The Philippine side is preparing to use it as a target in a simulated enemy ship scenario showing clear provocate intent. Yung mga sangkay, kumbaga nagpo-provoke daw ang Pilipinas kasi itong barkong ito igagamitin para palubugin, sa kanila daw po gawa ito, mga sangkay. Well, wala na po silang karapatan dyan. Muna-una, hindi po sa kanila yung barko, bagamat made in China ito. Pero bakit po sila umaalma? Kasi feeling nila, kami yung ano talaga nito, pinagpapraktisan na kami na, alam niyo yun, mga sangkay. Siguro, nakita ng mga sundalo na mukhang ito yung hindi matibay-tibay na ano na barko na mukhang wala nang ibubuga. So, ito na yung gamitin natin sa balikatan exercise na palubugin. Parang ganun po yung dating, mga sangkay. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. Mm-hmm. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Ayan na. Nag-warning na po. Ayan, no? Handa daw po silang gumawa ng hakbang na hindi daw po kakayanin ng Pilipinas. Ayan po. Which is something the Philippines cannot afford. Aba, nagbabanta. Hindi po nila binabanggit, mga sangkay, yung digmaan. Pero ito na yon. Pero ako, mga sangkay, ako ay nananalangin na hindi po mangyari ito kasi hindi po solusyon ng digmaan sa mga sigalot na ito, mga sangkay. No? Ngayon, ito, nasasaktan lamang po yung China kasi nga, made in China. Yung gagamitin, nasasampulan pong palubugin. Buwelta naman ng Philippine Navy. Huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal na at luma na ang BRP Lake Caliraya. Oh, ayan nga sinasabi natin. Matagal na at luma. So okay lang, hindi po. Ginagawa kasi yung big deal ng China na paghahalataan Kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. Oh, diba? Nagkataon lang. Ito talaga mga Chinese Mga pikunin It's an old Navy vessel which we decommissioned. And just like in any sinking exercise. Pero alam niyo, mga sangkay, kapag halimbawa, alam po natin na sobrang lakas ng China. Pero kung totoong tutulong lahat ng mga bansa na may mga atraso din po itong China sa kanila, mahihirapan po ang China kasi andyan po yung India, Vietnam, South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas. So, mahihirapan po dito yung China, mga sangkay, dahil nga po sa mga nakapaligid na mga bansa na pwedeng umatake din po sa kanila. So, though, sabihin na po natin na may mga nuclear sila, mga sangkay, well, doon lamang sila. May nuclear sila Pero pagdating po sa puwersa na manumano, mga sangkay, mahihirapan po sila kasi napakarami po nakapalibot sa kanila Mga kakampi lahat po yan ng Amerika, no? Pero, pag ginamitan na po nila ng nuclear, di mag-goodbye Philippines na po tayong lahat, mga sangkay, dahil napaka-delikado po niyan. Around the world, they use old vessels as the target of the exercise. And the same thing we are doing with Lake Caliraya. We reserved it for exercises such as Balikatan, so we can have the target for our firing. Ilang araw mula ngayon, sama-sama nang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Mm-hmm. Sasama rin sa unang pagkakataon ang French Navy para sa multilateral maritime exercise. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, mga sangkay, so ano po ang inyong komento tungkol dyan? Nagbanta na po yung China. Matinding banta po yan. Sabi po nila, huwag nyo kaming susubukan. Dahil kami ay, kapag hindi kami nakapagtimpi, gagawa kami ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Yan po yung pagbabanta ng China, mga sangkay, sa atin. Ano po ang inyong opinion dyan? Sa tingin nyo ba, seryoso po itong China? At ako, ang tingin ko dito, pikon na po yung China. Napipikon po sila dahil ang Pilipinas,
na dati nilang naging tuta, eh ngayon, eh kakampi po, bigla pong bumalik sa kanyang pakikipagkaibigan sa Amerika. Ngayon, sasampulan po yung made in China na barko. Ay, nako po. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment po sa ibaba. Meron po kung isang YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube o kaya makikita nyo ngayon sa screen. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.